Hey guys, welcome to Know Your Power, the Philippine Electricity Market Corporation PEMC podcast. Today we will learn more about the WESM, the Wholesale Electricity Spot Market, and why you need to know this. With me is the COO of IMOP, Engineer Robin Descanzo. Sir, good morning. Yeah, Ron, good morning. Thanks for inviting me. Of course, sir. Well, the people from IMOP, you'd be one of the, the best people to talk to about this. IMOP stands for, sir, if you will. Yes, IMOP stands for Independent Electricity Market Operator of the Philippines. All right. You are the market operator of WESM, which is the topic for today's podcast. Sir, let's start with the first question that most people would probably ask. Why do people need to know about the WESM? Okay. Since electricity is a commodity that all people use and value in their daily lives, so it is paramount that everyone know about WESM is, especially the many benefits it brings to the power industry. By the way, WESM stands for the Wholesale Electricity Spot Market. So, just like other would describe it, it's a market, no? Mercado. Mm. At ang binibenta rito is electricity, okay? At tayo lahat gumagamit ng electricity, so dapat lang malaman natin kung saan nanggagaling ang electricity natin, ang supply, at anong epekto sa atin tungkol sa presyo ng electricity, no? So again, kaya ang tanong is bakit importante malaman natin ang WESM is because ito ang merkado ng electricity na posibleng mag-epekto sa ating mga monthly budget. Kung tumaas ang presyo ng kuryente ay at least may papaliwanag ng WESM kung bakit gumalaw ang presyuhan. Ayun. Naalala ko po kasi engineer, nung in-interview namin ang presidente ng IMOP, si President Richard Nethercote, na meron ngang pagkakataon, kung hindi dahil sa WESM, ay magkakaroon tayo ng problema sa pagbili ng kuryente, lalong-lalo na yung mga nagbebenta sa atin ng kuryente, yung mga distributor. Dahil madalas, dati nung wala pa daw yung WESM, pag bumili ng kuryente, kahit na hindi nagamit, babayaran mo pa rin. Tama. At dagdagan ko lang yung paliwanag ng presidente natin. Ganito kasi yan, no? Ang DU, distribution utility or electric cooperatives, ito yung namamahala ng pag-deliver ng kuryente sa lahat ng bahay, industriya sa loob ng prangkisa nila, no? So bilang tayo halimbawa nakatira dito sa Metro Manila, ang distribution utility natin is ang Meralco. Mm-hmm. So si Meralco ngayon, no, ang DU natin ang namamahala kung paano niya i-deliver yung power sa ating mga araw-araw na pangangailangan. So, kukontrata yan sa mga generators. No? So, alam naman natin, karamihan sa mga kontrata are long-term. Mm. Long-term contracts. Mm. At meron tayong pinag-usapan, o meron silang pinag-usapan ni DU at ng supplier na yon kung magkano. At, I mean, in terms of volume, kung gaano kalaki ang kukuhanin niya kuryente doon sa particular na generator na yan. At again, long term ang usapan at merong nakatakdang volume na kukuhanin. Mm-hmm. Ngayon, siyempre, alam naman natin yan, pag nag-commit na ng ganyan ng generator to deliver the requirements, obligado ngang kuhanin ng DU yan. Kasi lahat yan may cost of money sa right. Pag-run ng kanya-kanyang business. No? Mm-hmm. So, sa side ng generator, nag-commit siya. So, sa side ng DU is kuhanin niya. Mm-hmm. Ngayon, on a daily basis naman, nagbabago yung
paggamit ng kuryente, no, sa kabuuan, no, at maaring ang actual na nagamit is mas maliit kaysa do sa kinontrata, and yet dahil ito'y agreement, bayaran lahat yan. So, yun yung tinatawag nilang take or pay, no? Take or pay. Yes. Kaya may portion doon na hindi mo nagamit, pero and yet, babayaran ni DU. And in return, si DU ngayon, sisingilin niya yun sa consumer, lahat ng captive customers. So, ganun yung ano noon. Now, nabanggit mo, ano ba yung nagbago nung nandun yung merkado, no? Mm-hmm. Ang WSM kasi is, again, ito ay merkado, no? Sa bawat araw na nangyayaring ganon, itong volume na sobra sa kailangan ni DU pero nakakontrata ay pwede niyang ibenta uli sa merkado, no? At ang merkado ang magmamanage noon. Ibenta niya kasi yung mga ibang DUs sa Luzon, Visayas, Mindanao ay baka kailangan nila more doon sa nakakontrata sa kanila. So magkakaroon ng mekanismo na pwede niyang ibenta yung sobra at in return makaka-receive siya ng money or that particular amount doon sa sobrang binenta niya sa market. At again, ikakascade ni DU yan sa mga captive customers, yung pagbawas do sa supposedly babayaran ng mga captive customers. Kabilang tayo doon as resident sa loob ng prangkisa. Engineer, so, ganun mangyayari. Does it follow, engineer, given your explanation, na this is the reason kaya stable yung ating presyo ng kuryente ngayon? Ang kasi pag sinabi natin stable, hindi gumagalaw, no? Pero alam naman natin kasi nitong nakaraang mga buwan o nakaraang dalawang taon, sumipa ng gusto yung presyo sa merkado. Gawa na kasi ng mga other factors yun. Okay. Pero going back do sa tanong mo, ito ba ay isang paraan para maging stable ang presyo? Yes, bukod sa stable, ito yung true cost ng electricity. Parang ganun ang end result ng competition sa market, no? Pero gusto ko rin ipaliwanag na yung other side ng bakit hindi sa mga ordinaryong tao magtatanong bakit tumataas yung presyo natin sa kuryente sa mga nakarang taon. I've been almost 2 years, no, mga nakaraang buwan, lalo-lalo na during summer months. Okay? So, ang nangyari doon kasi, gumalaw ang presyuhan ng mga panggatong, no? Ano ba yung panggatong sa paggawa ng kuryente? Gasolina, diesel, coal, no? Coal power plants, which karamihan sa mga generators natin are mostly gumagamit nga ng coal, no? Ito yung coal power plants natin. Kaya nga nung tumas yung presyo ng coal at ng gasolina at diesel, naapektuhan yung presyo ng electricity. At nadama natin yon dahil sa monthly bills, electricity bills natin is napasama na kayo yung fuel adjustment na yon, no? Pero in the long run, kung titingnan mo yung merkado, ano ba yung binibigay niya? It's an efficient price because ang daming competition, ang daming mga generators na kukumpit dyan, mababaan ang presyo. No? Kaya kung titingnan mo yung historical trend natin, yung average price ng electricity ay naging stable. Instead na kung papabayaan kasi natin lahat ng mga tao na between one party, consumer, tsaka DU or DU and generator na hayaan silang magkontrata na walang sabihin natin halimbawa they are free to enter what as long as they are happy or nasisiyan doon sa naging transaction na yan, makikita natin magkakaiba-iba yung mga presyo dyan. Meron tayong makikita
matataas na presyo sa na kontrata at meron din namang mababa. Pero pag in-average mo yan, mas lumalabas na mas mataas pa ang average cost ng contracts versus the average cost ng spot market. Ah, talaga. Yes, talaga, oh, engineer. Ah, okay. So ano talaga advantageous? I think it also yung nag-a-apply dito, sir, yung ano, no, yung importance na may competition. Yes, oh, tama. Sa economics, Ben, sir, when you explain, is that explained na, does it explain that competition actually drives prices lower kasi mas marami ang nagko-compete sa market? Yes, oh, kasi ang design kasi ng merkado natin is everybody, particularly yung mga generators, are forced, no, to offer their capacities at a reliable price. Pababaan ang presyo yan. Mm-hmm. Dahil ang design ng market is kung sino ang pinakamababang generator offer, siya yung uunahin niya at ikukumit para sa pangangailangan ng konsumo ng mga tao. I see. So, ganun yan. Gamitin natin, engineer, itong pagkakataon to invite our viewers to share our podcast this morning. At napaka-interesting po yung mga nalalaman natin, no? Kasi itong power industry, medyo mysterious ano, engineer para sa karamihan ng mga tao. And the only thing that they know is tumataas yung presyo ng electricity at they end up complaining about it. Kaya isang tanong ko dito, ano, engineer, dapat ba nating i-blame yung distribution company sa pagtaas ng kuryente? Well, ang DU kasi, no, nabanggit ko nga is madami ring responsibility yan. And one of the responsibilities to transact into a contract for the electricity required by their constituent, no? So yun, isa yun. Yun yung tinatawag nating pagka sabi mo, yung overall DU, ha, pwede ba natin siyang i-blame? But first, ang sinasabi natin, ano ba yung component ng electricity rate ng bawat DU? Mm. Generation charge. Ayun. Sige, engineer, explain mo yan. Transmission charge. Okay. At DU distribution charge. Okay. So, plus other things, no? Management, tax, and everything. No? So, basically, ito yung tatlong component. Yung generation charge kasi, it's a pass-on cost lang naman yan. Okay. Kasi sabi ni DU, babayaran ko naman doon sa generator na kakontrata natin yan. At wala akong kita dyan. Okay? Kaya, maganda sana kung palaging, or basically, ang pinaka-importanting ginagawa sana ng DU doon is makipag-kontrata siya at try to negotiate the price. Lowest possible price. Okay. Through contract at nabanggit natin itong WSM or through WSM. Diba? Mm-hmm. So, ganun yan. Whatever that efficient mix, siya yung nakakalam nun, no? So, ganun yan. At dapat ang objective niya is pababain yung overall price ng generation. And then, the second component ng cost ng electricity bill is electricity rate is the transmission cost. Ito naman yung cost do sa service na binibigay ng transmission company. Ano ba yung service na yon? To connect the generator via transmission lines from the site ng location ng generator papunta sa load center. If you are talking of Metro Manila, sa Metro Manila. Saan ba nagagaling ang kuryente ng Metro Manila? Malamang isang planta doon sa norte, no? Mm. Hydro plants, napakalayo niyan. Mm-hmm. So, may transmission line yan na kailangan para maitawid ng mga kuryente. Akala kasi ng mga consumer, ano, engineer, yung kuryente nanggagaling sa ano mismo sa distribution company. Hindi. Siyempre, bilang residente, halimbawa sa Metro Manila, tama na sa atin yung ingay ng mga kotse na naririnig natin. Ayaw natin sa vicinity o sa barangay natin na merong maingay na planta, no? Mm-hmm.
So kaya nga bukod do sa pollution na nadudulot sa mataong lugar, no. Kaya normally itong mga planta na 'yan nandoon sa mga malalayong lugar, no. Kagaya ng norte na maraming ilog doon, so may mga hydro doon. Mga coal power plants malapit sa baybayin dagat para readily may deliver ang fuel at saka malayo sa populated area. So ganun yan. Kaya nga, sabi ko nga, kailangan ng magkabit naman transmission lines yan para may delivery power. Okay? Now, sino ba yung namamahala ng transmission system? Si NGCP yan. Kaya yung transmission cost, ito yung sinisingil ni NGCP doon sa service yung binibigay niya. Okay? Now, pagdating sa Metro Manila ngayon, yung power na yon, sasaluhin na ng DU yon. Okay. Ito yung distribution charge na sinasabi natin. Basically, from high voltage, we are talking of 230 kV voltage. Mataas yan. Ang sa residential area kasi 220 volts. No? So, gano'ng kalaki po yung ano, difference? So, kinumpirmo. 1,000 times. No? 1,000 times. Kasi K is 1,000 volts. 2020 sa resident, no? So ita ipababain o ita transform itong 220 kV system into a 220 volts which is actually ito yung sistema. Ito yung voltage level na nakakonect lahat yung mga residents. Residente. Kailangan mo rin ng mga distribution lines doon. Mm. Transformers and everything, no, including yung appropriate metering ng bawat bahay, no. So itong charges naman na to, ito yung component ng DU charge na bilang kabayaran do sa serbisyo na binibigay ng DU. Pag sumasamahin mo yung tatlong yon, ito yung electricity rate. Okay? Okay. Now, napahaba yung tanong natin, yung kwento natin, pero basically yung tanong mo, pwede bang i-blame lahat sa DU. Sa DU. Kung bakit tumataas ang electricity rate. Sa cooperative, di ba? Paminsan, ganun din nangyayari. Sabi natin na tatlong cost, tatlo naniningil doon sa servisyo, equivalent doon sa servisyo. So, dapat yung tatlong yung maging efficient. Makipagkontrata ka sa murang generator kung meron. Mm-hmm. It's a challenge, no? Mm-hmm. Depende sa available technology yan. Kaya minsan unahan diyan. Okay. Yung transmission system kailangan din efficient ang ano in terms of cost, no, to deliver the service. So kailangan ano din yan, as much as possible the lowest possible cost, no. At nandiyan naman yung ERC to para bantayan lahat yan. Tama. Including yung distribution cost. So yun yon. At pag samasamahin mo yan, pag tatlo yan, napababa mo yung mga presyo, end result is mababa yung servisyo. Engineer, napaka-interesting itong mga sinasabi mo ngayon, ha? Kasi makaramihan ng mga tao kasi hindi naman talaga on the level of using electricity lang sila. Hindi nila alam what's happening behind the scenes. So I was wondering, isang question dito kasi is, what do you think is the most important thing about electricity consumption that people should know? Ano po sa tingin ninyo ang dapat nilang importante na dapat malaman ng consumer? Well, okay. So, kailangan natin gumamit ng kuryente, no? Kaya lang, dapat maging responsive ng mga consumers, no? Siyempre, pag mataas ang presyuan, magtipid, no? Ito yung tinatawag natin demand side management, no? Mm-hmm. Kasi alam mo, pag pinagsama-sama natin lahat yung konsumo ng bawat bahay, bawat shop, bawat industry, pag pinatong-patong mo yan, eto yung total, di ba? Mm-hmm. At kung ang supply mo is generation mo is just enough dun sa requirement ng system, eh nagkakaroon tayo ng parang rationing, no? Kailangan magbaba ng konti ng load para sasapat yung supply. Pag ina-address mo yung long term
requirement, ang ibig sabihin nun, para i-sustain mo yung tumataas na demand, kailangan mo magtayo ng bagong planta. Ah, okay. So, ganun yun. Pag nagtayo ka ng bagong planta, additional cost yan. Okay? Now, makakatulong ka ba bilang consumer para mapigilan mo o ma-delay mo man lang yung pagtayo ng bagong planta na yun? Yes, magtipid ka, diba? Kung tayo, kung lahat yan eh, sabay-sabay na magtitipid, makakabawas yan sa peak demand, yung pinakamataas na demand requirement ng system. So, it will translate into to prevent artificial deficit sa supply and delay yung additional requirement ng system. So, and also, mababa yung presyo ng kuryente, no? So, I think that's one, no? Maging responsive yung mga consumers at maging aware din sila sa, although alam ko naman aware lahat yung consumers na pag tumaas yung presyo, siyempre masakit sa bulsa yan, no? Kailangan magtipid, no? At paano makakatulong ang market para malaman nila kung anong gagawin nila. Meron tayong website, no? Yung market or IMOP, even ang governance arm natin, PEMSI, meron tayong mga websites na nagpapublish ng mga data, no? Particularly ito, ang pinag-usapan natin, prices. In fact, nagpapublish tayo ng every 5-minute prices, hourly prices, daily average prices. Ngayon, iniimbitahan ko yung mga consumers na nakikinig sa atin na palagi lang bumisita doon sa website na yun at malalaman nyo kung ano yung presyuhan sa merkado na. At pag tingin nyo, mataas yung presyo na yun para sa inyo, so makakapag-react kayo kagad, no? Magtipid tayo. So, ganun yun. Makilala ako, engineer na naging interesado ngayon sa renewables, no? So kasi napansin nila na maraming nagbubukas ng mga solar companies, so nag-apply at least ng parang permit from the DOE. Engineer, mahal ba ang magpatayo ng solar farm or na pumasok sa industriya? Well, pag pinag-usapan natin solar farm, malakihan 'yan, no? Ah, okay. So ito yung mga magtatayo kasi 10 megawatt solar farm. So, utility level sizes to. At ikakabit yan sa install, and then magpuproduce ng kuryente, ikakabit sa grid, and magiging one of the generators, alternative generators natin na pwedeng gamitin ng mga consumers. The other design naman is ito yung tinatawag na rooftop solar panel. Mm. So ito tamang-tama ito para sa mga residential installation. Okay. Yung unang-una yung mga policy na pinapasunod o approve policy ng government is talagang ini-encourage yung renewable, no? For the solar farm sizes, I think because in addition to the first cost o yung basically yung magkano ba para magpatayo, I think ang running average ngayon is about 800,000 US wow. Per megawatt. Malaki-laki yan, no? Yan siya malaki. I-translate mo kung magkano yan. Pero basically, ganon, no? Ganon ka laki yung first cost. Pero ano na may matitipid mo pag renewable, solar in this case, wala ka ng fuel cost. Okay. Kaya ang bottom line, nagiging parity na ang prices ng solar and wind ngayon. If you look at the previous years na nung sinimulang encourage yan nung 2015, no? Medyo mahal pa ang presyo ng solar and wind. Pero ngayon, after just 8 years, no, bumagsak na yan. I think nagsimula yan ng mga 10 pesos or 9 pesos. Ngayon, we are looking at 5 pesos na lang and lower. No? So, ganun kabilis sa pagbaba ng solar.
ano naman yung sa rooftop panel, rooftop panel, I think medyo sabihin natin kailangan mo rin ng mga depensa size mo, no? Kasi ang rooftop kasi pwede kang maglagay up to 100 kilowatt, no? At mag-enroll ka sa net metering program ng DU. Ayun, no? Ayun, no? Oo. So, ang mangyari doon, put up mo yan, gamitin mo, yung sobra, i-share mo sa grid at babayaran ka ng host DU mo. Uy, maganda yan, so, ano, engineer, yan. Ha? Yes, oo. Yung eksaktong presyo, no, huwag na nating, well, wala, unang-una, wala akong exact figure, pero I think, kailangan mo mag-put up ng few thousands para pesos para makapag-install ka ng panel. Pero in the long run, I think ang payback niya mga between 5 years to 8 years, marirecover mo yung pinut up mong capital dahil nagmumura yung press, yung bayad mo sa monthly bills mo because nagpo-produce ka part ng consumption mo from the solar panel. At again, sabi ko nga, pag may sobra ka, ibigay mo sa DU, bayaran ka ng DU. Alam mo, engineer, dapat magkaroon tayo ng ano eh, ng episode na yun lang pinapag-usapan natin, yung net metering, para maintindihan ng mga tao kung paano sila makapag-avail or paano nila gagawin ito at gaano kalaki yung matitipid nila sa kuryente. Pag, yes. Oo, tama yun. Diba, pag tiniko nila yung programa na yun. Engineer, another question before we wrap up, no, kasi marami busy po siya ni si Robin. Meron bang mga game changing na tinatawag na technology ngayon na people should look forward to that will affect the market na you can share with us? Yes, oo. Okay. So paano ba, no? Sa nung una, meron tayong mga base load power plants na tinatawag. Ito ngayon nabanggit ko, coal power plants, big hydros, nat gas plants, diesel plants, geothermal, etc. Okay, ano ba yung mga sumunod na policy? Encourage VRE. Solar wind. Okay. Tapos nagkaroon ng moratorium sa further development ng coal power plants. So ngayon, everybody is geared towards accelerating the capacity build-up using RE. Okay. Now, ang RE kasi sabi natin, pag solar, pag araw meron, pag gabi wala. So kung solar plant ka, wala kang production sa gabi. Kasi araw ang panggatong mo eh. Pag wind naman, sometimes malakas yung blow ng hangin. At sometimes naman, hindi kayang paikutin yung turbina. So, ano yung problem dyan? Yung tinatawag na lang variability. Okay. Nararamdaman ng mga technical people yan sa nagmamanage ng transmission system. At ang nagiging problema dyan, pag variability ang pinag-uusapan, ang hirap i-balance yung consumo at saka yung supply. Right. Kasi gumagalaw yung supply mo. Eh, no? So ngayon, ang next wave ng technology na developed na ngayon at we are expecting to be in due time magiging significant amount na yung install sa mga grid to correct that problem, no? At ito yung tinatawag nilang batteries. Battery energy storage system. Napapabalita yun, engineer, ha? Na, di ba parang may mga inaugurate na mga... Yes, oo. Nata na puro battery storage lang. Yes, yung, oo. In fact, I think meron ng... I think about 1,000 megawatts. If I'm not mistaken, no? So, I think we are looking at... 500 to 1,000 megawatts na naka-linya na yan. In fact, mga 500 or 600 na nga yung nag-operate na 600 megawatts. No? And that is to correct yung balancing problem na yan. No? So, and naglabas ng policy nga yung government na how to integrate that battery no, sa mga existing system. No? Right. Be it a conventional power plant, VRE, and standalone, no? So meron na yan. So again, battery, pangalawa, going smart, no?
naririnig natin palagi yung smart grid, smart technology. Right. In the pipeline na yan. I think yun yung game changer na in-expect natin. Smart grids. Yes. Smart technology. Interesting yun, engineer. Kung may mga tanong tayo kay Engineer Robin, you can always type something down the comment section. If not, kung hindi nyo mahabol, at if you're late watching this this podcast, you can always send IMAP any questions, di ba, engineer? On your website ba or on your Facebook page as well? Meron kaming website, meron kaming ticketing system, but I think naka-upload din doon sa website natin. Then you can call us, email us, and then somebody will entertain all your queries. Sounds good, engineer. One last question, engineer, before we go. What should people look forward to about the wholesale electricity spot market in the coming years? Okay. Nag-expand yung market natin, no? Nagsimula tayo ng energy market, Luzon, Visayas, and just recently, in-integrate natin Mindanao. So, one grid, one market na tayo. Okay? Ano yung i-inaugurate natin for the next 3 months? Magkakaroon tayo ng reserve market. Ayun. Okay? Ano ba yung reserve market? Basically, these are additional capacities as standby, no, to address yung sudden fluctuation or sudden sudden increase or bug down ng mga online power plants, at meron to ensure na meron tayong pampalit na standby capacity. So by December magkakaroon na yan, and it will be implemented simultaneous, no, Luzon, Visayas, Mindanao. And then also ano pa, magkakaroon na rin yung RE market. Mm. Ito yung certificates market, no? Ito yung okay, ano ba yung kaibahan nung kumuha ka ng para sa konsumo mo sa kumuha ka sa mga RE power plants. Bukod dun sa binabayaran mong kuryente sa RE plant na yun, na posibleng mas mababa, magkakaroon ka pa ng certificate. Etong certificate na to, ito yung green certificate, RE certificate, na pwede mong, may financial value yun, na pwede mong i-trade. Ang galing, ha? So, yun. Then, pangatlo, pinag-aaralan na ngayon yung tinatawag natin financial market, no? Ito naman yung financial market, it could be at the earliest siguro next year, no? Ano bang may bibigay na additional service nitong financial market? Unang-una, yung long-term contracts na nakalock-in yung dalawang parties, pwede na maging tradable yan. Sometimes may sobra ka, i-trade mo doon sa financial market. Long-term ang pinag-usapan dito, mga 1 month, 2 months, or even 1 year. Unlike naka-lock-in ka ng 10 years, wala ka ng flexibility. Right. So yun yung ini-expect mo sa financial market. At again, pinag-aaralan na yan, at malamang next year, the earliest, papasok din yung market na yun. Ang galing, Engineer Robin. Well, first of all, we'd like to thank you for joining us on the Know Your Podcast, Know Your Power Podcast of PEMC. By the way, engineer, we are privileged that you are the first person that we are interviewing for the podcast live, face to face. Yep. So, maraming salamat. So, po natin kakalimutan, no? I-message ang IMAP. IMAP stands for, again, just in case you just tuned in, it's the Independent Electricity Market Operator of the Philippines. And they're more than willing to assist all the consumers or any possible customers, and of course our stakeholders. If you have any questions, clarifications about the market, you can always, pwede ba kayong i-address inyo? Yes, mga questions nila, mga tanungan nila. Right. Meron naman akong email ron, no, in case pwede mo naman i-share sa kanila, no? Okay. At meron din kaming help desk, no? Meron din kami help desk to entertain all questions.
Thank you so much, yeah. Engineer Robin. Don't forget to, of course, share this stream, this video to your friends and everyone else. All you have to do is also follow our Facebook page. And we have also our Twitter. We also have our YouTube channel where you can watch this video in its entirety. And this has been Ron Jamalan for PEMC. Maraming pong salamat. We'll catch you again for another episode of Know Your Power, brought to you by the Philippine Electricity Market Corporation. Thank you. Have a good one, Engineer Robin. Yes, thank you very much.